Yan. Yan ang problema sa'yo, Jonas. Hindi ka marunong makinig. Anak naman, hindi ka ba nahihiya sa mga tao? Jonas, 25 ka pa lang. Wala ka pang nararating sa buhay mo. Ni wala ka pang kayang patunayan sa mga tao. Tapos ito? Ito ang malalaman ko? Anak, bakit naman si Clara pa? Napakaraming babaeng maaaring mong ibigin, bakit naman si Clara pa? Anak, gusto mo ba ganito? Gusto mo pang pinag-uusapan tayo ng mga tao? Ha? Hindi mo ba naiintindihan? Mismong pamilya ni Clara ayaw sa'yo. Kaming iyong pamilya ay hindi naman boto sa kanya. Anak, masakit para sa akin ang marinig ang mga sinasabi nila tungkol sa'yo. Na baka sa huli, kinakailangan mo lang siya, na ginagamit mo lang siya, na hindi mo talaga siya mahal. Alam mo, nagbago ka na anak. Nagbago ka na. Magmula nang makilala mo ang babaeng yan, para ka nang may sariling mundo. Hindi mo na kami iniintindi. Hindi mo na kami pinapakinggan. Hindi mo ba nauunawaan, anak? Kami na iyong pamilya ang nasasaktan sa mga bagay na ginagawa mo. Anong madalas silang sabihin tungkol sa'yo? Nasagawal ka lamang sa buhay ni Clara. Pabigat ka lamang sa kanya. Na mas lalo siyang walang mararating sa buhay niya nang dahil sa'yo. Kasi ikaw eh. Ang dami-daming babae. Bakit siya pa? Anak, hindi ka na bata, alam ko. Alam kong 25 ka na. Nasa tamang edad ka na, pero anak naman. Si Clara talaga? Mahigit 35 na yung tao. Hindi kinararapat para sa isa't isa. Jonas, yun ang intindihin mo. Yan ang isaksak mo sa kukote mo. Anak naman, utang na loob. Makaunawa ka. Yan ang sabi ng ina ni Jonas. Isang binatang umibig kay Clara. Isang babaeng di hamak na mas matured, mas matanda sa kanya. Itong si Clara at Jonas ay nagmamahalan. Kaya lang, 10 taon nga ang agwat ng kanilang edad. Para kay Clara at Jonas, nasa tamang edad na nga sila. Wala silang pakialam kung pag-usapan sila ng maraming mga tao. Ang mahalaga, sila'y nagkakaintindihan, nagmamahalan. Ang problema, mismong kanilang pamilya, hindi sila kayang suportahan. Nang dahil sa bagay na ito, ang tawag ng mga tao kay Clara ay parabang isang babaeng mauubusan ng lalaki. Tila ba imbis na gumanda, ay pasama ng pasama ang tingin ng mga tao dito kay Clara. Ganoon din ang nangyayari ngayon kay Jonas. Palibhasa, mas bata ito. Ang tingin ng mga tao sa kanya, ginagamit niya lamang itong si Clara upang makuha ang lahat ng kanyang mga gusto. Halimbawa, pera o regalo. Eh, panong hindi? Itong si Clara, malaki naman talaga ang kanyang sinasahod sa kanyang trabaho bilang isang accountant. Hindi naman talaga lingid para kay Jonas at Clara na maraming tao ang tutol sa kanilang pag-iibigan. Kaya nga nung simula pa lamang, inilihim na nga nila ang kanilang pagmamahalan. Hanggang sa ngayon, umabot na nga sila ng 2 taon. Kaya lang, tulad ng palagi kong sinasabi sa inyo, walang lihim ang hindi nabubunyag. Ilang mga tao ang nakakuha ng kanilang pictures habang sila ay magkasama. Naipost pa ito online, kaya naman hindi sila makakapagkaila. Nang sumabog ang isyong ito, hindi naman tumanggi ang 2. Inamin na nga nila ito sa mga tao. Kaya lang, dyan na nga dumating ang panahon ng mas malaking problema. Bullying, pangungutya at marami pang iba. May pagkakataon nga itong si Jonas habang naglalakad pa uwi ng bahay galing sa kanyang trabaho, hinarang siya ng 2 pinsan nga nitong si Clara. Kinausap nga siya ng masinsinan.
ang sabi ng mga ito, kung hindi lalayuan ang kanilang pinsang si Clara, sigurado silang gigripuhan nila ito sa pagkakataong makakita nga sila ng tsansa. Labis ang takot at kaba nitong si Jonas nang mangyari ang mga bagay na iyon. E paanong hindi? Napakalaking mga tao ang pinsan nga ni Clara. Dahil sa kanyang sobrang kaba, ipinablatter niya ang mga ito. Agad naman niyang sinabi ang bagay na ito sa kanyang kasintahan. Humingi ng pasensya at paumanhin itong si Clara sa kanyang kasintahang si Jonas. Nangako nga ito na kakausapin niya ang kanyang mga magulang at ang kanyang mga kamag-anak upang hindi na mangyari muli ang kalokohang ito. Ngayon, upang masiguro nga nitong si Clara na palaging ligtas ang kanyang iniibig, ipinasok niya ito sa kanyang trabaho doon sa malaking mall. At least, sabay na nga silang papasok ng trabaho, sabay na rin ang out. Ang problema, dahil nung pagkakataong iyon ay wala pang sapat na budget itong si Jonas, si Clara ang sumagot ng lahat ng kanyang requirements, maging sa medical. Nakarating ang balitang ito sa pamilya nga ni Clara. Ngayon, galit na naman ang mga ito dito kay Jonas. Kung lalaki daw si Jonas, bakit niya pinapayagan? Bakit niya hinahayaang palagi na lamang mag-provide para sa kanya itong kanyang kasintahan? Bakit daw itong si Jonas ay puro dahilan? Kesyo walang ipon, kesyo walang budget, kaya hindi makapag-provide, kaya hindi makapaggawa ng paraan upang matugunan ang kanyang sariling pangangailangan. Bakit daw ito, kalalaking tao ay asa na sa isang babae? Samantalang itong si Clara, nahihirapan tuloy mag-ipon daw para sa kanyang sarili. Ito kasing si Clara, maraming pangarap sa buhay. Nais makapag-travel abroad, nais niyang makabisita sa ilang mga kamag-anak sa Amerika. Napakaraming nais mabili, napakaraming nais ipagawa. Pero hindi niya nga magawa dahil kinukulang siya palagi sa budget. Kaya ang tingin ng mga tao dito kay Jonas ay sadyang isang pabigat. Kaya naman ngayon, masamang masama ang loob ng mga magulang nitong si Clara dito kay Clara. Hindi naman daw kasi yon ang kanilang itinurong asal sa kanilang anak. Ang sabi lamang ni Clara, mahal niya itong si Jonas. Walang masamang tumulong sa mga taong nangangailangan, kasintahan man niya ito o hindi. Hindi man palaging nagsasalita ang mga magulang ni Clara, napakarami nang tumatakbo sa kanilang isipan. Lahat ng paraan upang mailayo lamang itong si Clara kay Jonas. Tamang pagkakataon na nga lamang ang kanilang hinihintay. Nang sumunod na araw, kinausap naman ni Clara ang kanyang mga pinsan at sinabing itigil na ang pagbabanta sa buhay ni Jonas. Pag daw napakulong ang mga ito, hinding-hindi niya tutulungan. Kahit pa kamag-anak niya ang mga ito. Baka nga raw siya pa mismo ang magdagdag ng mga kaso na itatambak sa mga ito. Masama na rin kasi talaga ang loob ni Clara sa kanyang mga pinsan dahil maaaring hindi na nga nila binabantaan ang harapan si Jonas, pero alam nga ni Clara na gumagawa ang mga ito ng paraan upang padalahan ng death threat itong kanyang kasintahan. Ang problema, hindi nga nagpatinag ang mga pinsan ni Clara. Palibhasa, sinusulsulan mismo ng mga tiyuhin at tiyahin ni Clara. Idagdag mo pa ang paawang effect ng kanyang mga magulang. Lumipas ang ilang mga linggo, muling kinausap si Clara ng kanyang mga magulang at sinabing kung nais niyang matapos na ang kalokohang ito, layuan niya itong si Jonas. Para once and for all, matapos na ang problema nga nilang lahat. Tutal, hindi naman daw boto ang pamilya ni Jonas dito kay Clara. At ganun din naman ang pamilya ni Clara dito kay Jonas. Kesa maglokohan pa sila, maghihiwalay din naman daw pagkatapos ng ilang taon, bakit hindi pa agad ngayon? Pero hindi. Hindi handang magpatibag at kailanman hindi susuko itong si Clara at Jonas sa kanilang pagmamahalan.
hanggang isang plano ang nabuo sa isipan ng pamilya ni Clara. Isang malaking kasalan ang dapat maganap sa isang malayong lugar. Ito ay magaganap sa probinsya ng kanyang ama. Gagawing maid of honor itong si Clara sa kanyang pinsan. At dahil nga excited na rin si Clara na makitang muli ang kanyang mga relatives sa probinsya ngayon, nagsabi agad siya sa kanyang mga boss at nagsabing magli-leave daw muna siya ng ilang mga araw, mga 3 hanggang 4. Nagsabi rin siya sa kanyang kasintahang si Jonas. Sa kasamaang palad, hindi nga makakapag-leave si Jonas ni hindi siya makakasama. Bukod sa wala namang invitation ay hindi siya allowed mag-leave dahil hindi pa nga siya regular sa kanyang trabahong pinapasukan. Isa pa, alam ng dalawang ito ni Clara at Jonas na malabo naman talagang maisama ni Clara itong si Jonas sa relatives niya doon sa probinsya. Malabong mangyari yun. Sigurado, mas malaking problema. Matured namang mag-isip si Jonas. Hindi siya malisyoso. Malaki ang kanyang tiwala sa kanyang kasintahang si Clara. Kaya naman, imbis na mag-isipan ng kung ano-ano, nag-focus na nga lamang siya sa kanyang trabaho. Upang habang wala ang kanyang kasintahan, magpapakitang gilas ito. Para pagbalik niya, marami na siyang achievements kahit papaano. Kailangan hindi pagsisihan ni Clara ang kanyang ginawang pagtulong sa kanya upang makapasok sa trabaho ngayon. Walang kamalay-malay itong si Clara na halos planado na ang lahat ng mangyayari at magaganap doon sa probinsya sa kanyang pag-uwi. Sa probinsya ng kanyang ama, mayroong isang binatang nakatira. Ang binatang ito ay nakausap na ng ilang relatives ka ni Clara. Ang binatang ito ang nais nilang mapangasawa nitong si Clara. Siyempre naman, approve na nga ito ng mga magulang ni Clara. Simple nga lamang ang nais nilang mangyari. Ang pagdikitin ang binatang iyon at si Clara. Mapikot si Clara at doon maikasal sa binatang iyon kaysa naman kay Jonas. Naniniwala nga silang lahat na walang magandang mangyayari sa buhay ni Clara kung doon siya mapapasama kay Jonas. Hanggang sa ayon, nagbiyahe na nga itong si Clara patungo ng probinsya. Sa lugar na iyon, naganap ang isang napakagandang kasalan. Napakaingay, napakasaya, lahat maligayang maligaya. After ng seremonyas, syempre, sa reception hall na. Napakaraming mga kaibigan nga ni Clara nandoon din. Hindi nyo kasi naiitanong, itong si Clara ay nanirahan din sa probinsyang iyon na mahigit 10 taon. Lahat sila nag-i-enjoy, sayawan, kantahan, tawanan, kwentuhan. Siyempre, matured na nga itong si Clara. Mahinang bagay na nga sa kanya yung mga inumang yan. Pero alam niya kung ano ang kanyang limit. Sa isang lamesa nga doon, kasama ni Clara ang kanyang mga pinsanin at ilang mga kaibigan noon. Nagkukwentuhan sila nang biglang isang binata ang lumapit nga sa kanila. Ang binatang ito, matipuno ang katawan. Matured kung mag-isip, magaling magpatawa. Pala kaibigan. Hindi mahirap pakisamahan. Ang totoo niyan, siya yung tipong crush ng bayan. Ang atensyon ngayon ng mga kaibigan ni Clara sa lalaking ito nakatuon. Ang pangalan ng lalaking ito ay Dexter. Itong si Dexter, nakipagsayahan sa mga kaibigan ni Clara. Kwentuhan, tawanan, maya-maya pa, inuman. Habang tumatagal nga ang panahon dahil nag-e-enjoy nga ang lahat, hindi nga nila namamalayan. Parami na nga ng parami ng bote ng alak ang kanilang nauubos. Pero kung sa bagay, nag-i-enjoy naman lahat kaya sulit naman yan. Hanggang umabot na nga ng hating gabi. Palibhasa pagod na, palibhasa'y mga lasing na. Ang mga kaibigan nga ni Clara, halos nakatulog na. Ang tanging nag-iisang
Matibay na kumakausap kay Clara ngayon ay si Dexter. Nag-usap sila tungkol sa kanilang kabataan at saka sa mga bagay na kanilang kinahihiligan. Palapit ng palapit ang loob ni Dexter dito kay Clara. Nang walang ano-ano, nang itong si Clara ay talaga namang tinatamaan ng nga ng alak. Dumating ang kanyang mga pinsan. Imbis na ayain ang magpahinga, dinalhan pa ng mas matapang na alak. Total, minsan lang naman daw kasi itong bumisita. Sulitin na. Napakasaya nga ng tutugan. Kaya naman si Clara, nako, hindi na nga makatangke sa kanyang mga pinsan. Nalasing na nga ito, as in lasing na lasing. Hindi na nga namalaya ni Clara ang sunod na nangyari. Napakasakit ng kanyang ulo at ng kanyang katawan, pero nang siya'y magising, hindi niya makilala kung saang lugar siya naroroon. Hindi ito ang venue ng reception hall ng kasal ng kanyang pinsan. Ibang hotel ito. Ang mas gumulantang pa dito kay Clara, nagising siyang walang kasaplot-saplot. Lalo pa siyang natakot dahil nakaramdam siya ng malaking braso nakapalibot sa kanyang bewang. Isang lalaki ang nakayakap mula sa kanyang likuran, habang ang tanging saplot ng kanyang katawan ay ang manipis na kumot lamang, habang sila ay nasa malaking kama na napakalambot. Tirik na ang araw. Payapa ang kalangitan. Nagising na nga lamang ang lalaking ito na si Dexter nang dahil sa napakatinding ingay at sigaw nitong si Clara. Sino ba naman ang hindi magugulat, hindi ba? Ni hindi na nga niya maalala kung sino ba itong si Dexter. Isa lamang ang sigurado. Marami mang bagay na nakalimutan itong si Clara nung gabing mangyari ang inuman. Sigurado siyang may nangyari sa kanilang dalawa ni Dexter. Sumigaw ng sumigaw, pumalahaw ng pumalahaw itong si Clara. Ang tanging sinabi ni Dexter nung panahong iyon, itong si Clara daw ang nag-alok sa kanya na magtungo sa hotel na iyon. Ngayon, nagtatalo ang dalawa, si Clara at si Dexter. Nagmamadali si Clarang isuot ang lahat ng kanyang damit. Kaya lang, paglabas niya nga ng kwarto, dumiretso nga ito ng elevator. Akalain nyo, mismong paglabas niya ng hotel, nakaabang ang kotse ng kanyang mga magulang. Naabutan pa ng kanyang ama itong si Clara habang nakikipagtalo kay Dexter doon sa may lobby pa lamang. Sadya namang nakakahiya. Sinong mag-aakala na itong mga magulang ni Clara na nasa loob nga ng kotse? Saktong ini-meet up pala ang mga magulang ni Dexter. Business partners pala ang mga ito. Kahit anong magandang salita pa ang gamitin ni Clara, hindi na nga siya makakalusot sa problemang ito. Hindi siya balak pakinggan ng mga magulang ni Dexter. Ano pa nga daw ba ang kailangan niyang ipaliwanag? Kitang-kita naman. Napakasimple. Si Clara lumabas ng hotel na nagmamadali. Naiwan pa nga niya ang isa niyang sapatos. At ang mismong sapatos na ito, isinunod pala ni Dexter. Ibig sabihin, nanggaling sila sa iisang kwarto. May mga kiss marks pa. Napailig na nga lamang ang mga magulang ni Dexter. Siyempre, agad namang bumuwelta ang mga magulang nitong si Clara at sinabing, para matapos ng araw ang problema, bakit hindi na lamang sila magpakasal? Total, nasa tamang edad na nga naman daw sila. Single naman daw itong si Dexter. Masipag, matalino. Hindi naman daw pangit ang binatang ito. Pangalawa, itong si Dexter para bang malakas din ang loob na kung magbunga man ang ginawa nilang dalawa ni Clara sa hotel na yun, handa raw siyang panindigan. Si Clara, hindi na nga makapagsalita. Hindi na nga niya alam kung anong kanyang sasabihin ngayon. Hindi sa kanyang mga magulang, hindi din sa mga magulang ni Dexter. Hindi niya alam kung paano niyang ipapaliwanag sa kanyang kasintahang si Jonas.
na sa pagbalik niya sa kanilang bayan, siya ay may asawa na. Nang parehong araw na iyon, nakasal itong si Dexter at si Clara sa Wes. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin makapaniwala itong si Clara sa pangyayaring ito. Hindi niya nga sukat akalain na sa matagal na panahon, ang nais niyang makasama ay si Jonas. Pero ngayon, ibang lalaki ang may hawak ng kanyang mga kamay. Hindi ito ang kanyang pangarap. Napakaraming missed call na pala nitong si Jonas sa kanyang telepono. Pero ni hindi niya kayang sagutin. Hindi niya alam kung paano kakausapin ang kanyang kasintahan. Paano niyang sasabihin na kailangan na nga nilang maghiwalay. Habang nagdurugo ang puso ni Clara sa pangyayaring ito, nagbubunyi naman ang kanyang mga magulang. Ang pangyayaring ito ay isang kakaibang estilo, pero parang fixed marriage, hindi ba? Kung ikaw ang babaeng si Clara, ano ang gagawin mo? Ano ang sasabihin mo? Kinagabihan, isang kababata nga nitong si Clara ang nag-post ng picture ni Clara at ng kanyang asawa online. Ni hindi man lamang ito humihingi ng permiso, eh malay ba naman niya na may kasintahan palang iba itong kanyang kababatang si Clara? Gumuho ang mundo ng binatang si Jonas. Lahat ng pagsisikap, lahat ng pangarap na kanyang binubuo para sa kanyang sarili at para sa kanilang kinabukasan ni Clara na walang parang gula. Nakakalungkot, hindi ba? Wala man lamang closure. Si Jonas hindi magawang tumawag dito kay Clara dahil alam niyang kasal na nga ito. Nakablock na nga ito sa Facebook, ganoon din sa telepono. Out of coverage area. Ang daming message na ang kanyang isinend, pero ni isa hindi man lamang binabasa ng kanyang kasintahan noon na si Clara. Si Clara kasi walang sapat na lakas ng loob na harapin o kausapin man lamang itong si Jonas. Sobrang nahihiya nga siya rito. Hindi niya alam kung paanong ipapaliwanag dito kay Jonas. Nakasal na ito sa ibang lalaki at may nangyari na nga sa kanila. Pero itong si Jonas pa rin ang isinisigaw ng kanyang puso. Mali ito. Maling mali ito. Lumipas ang ilang mga araw at ilang pang mga linggo bago nabuo ni Clara ang kanyang puso. Ang kanyang loob na muling kausapin itong si Jonas at magpaalam na nga dito sa huling pagkakataon. Kaya lang, huli na ang lahat. Si Jonas wala na sa Pilipinas. Nang ibang bansa ito upang madaling makalimot at makapag-move on. Ikaw. Ikaw. Oo. Kung ikaw si Jonas, ano ang gagawin mo? Ano nga ba ang pinakamabisang paraan upang madali kang makalimot kung makakaranas ka ng ganito? Buhat nga noon na hindi na nga nagkita ang dating magkasintahan. Kung ngayon ay tuwang-tuwa ang pamilya nga ni Clara, iba naman ang reaksyon ng pamilya ni Jonas. Kahit pa kung tutuusin, panig naman sa kanilang kagustuhan ang pangyayaring ito, awang-awa pa rin sila kay Jonas. Bakit ganoon? Ang pag-ibig na dati hindi man lang matinag-tinag dahil labis kong ipaglaban. Ganoon na nga lamang kadaling nabasag. Dahil tila ba naging kalbaryo dito kay Clara ang kanyang panibagong buhay bilang may asawa, palagi niyang binubulyawan at isinusumbat sa kanyang mga magulang ang lahat-lahat ng nangyayari sa kanya. Isang araw ang sabi niya, "Eh bakit hindi kayong makisama? Kayo! Total kayong magaling, hindi ba? Alam nyo lahat ng tama. Ano bang akala nyo sa akin, tanga? Ignorante? Inosente? Sa edad kong to? Iniisip nyo mapapaikot nyo ko sa inyong mga palad? Nakakalungkot lang. Kasi hindi umabot sa isipan kung gagawin nyo mga bagay na ito. Ngayon, napagtanto ko lahat-lahat. Lahat ng ito planado ninyo, hindi ba? Aminin nyo man o hindi. Nagpakababa kayo ng ganito para ano? Mailayo lamang ako kay Jonas?
buhat sa araw na ito. Kahit pa ako ay kasal sa taong iyon. Hinding-hindi ko siya kailangan pakisamahan. Hindi ko siya mahal, hindi ko siya gusto. Maaaring mabuti siyang tao. Pero kahit nakailan, hindi ko mamahalin ang lalaking yan. Kahit na gaano pa siya katanyag, hindi ako magsusunod-sunuran. Bitawan niyo ako, inay. Alam niyo, sa dami ng taong hindi nakakaunawa sa akin, ikaw yung gusto kong makaintindi. Babae naman kayo, hindi ba? Alam niyo ang pakiramdam ng malayo sa taong mahal na mahal niyo talaga. Maiintindihan ko kung hindi boto ang mga tao. Para kay Jonas, para sa akin. Maiintindihan ko kung hindi niyo ko kayang suportahan. Pero para pakialaman niyo, ang hinaharap ko, ang future ko na pinangarap ko kapiling si Jonas. Para pakialaman niyo, ang buhay ko hanggang sa puntong ito hindi ko kayo mapapatawad. Hindi kahit kailan. Yan ang halos galit pero naluluhang sabi ni Clara. Maya-maya, dumating si Dexter. Aba-aba, teka lang muna, Clara. Anong mga sinasabi mo? Misis kita. Asawa kita. Mag-iisang taon na tayong kasal. Ano bang akala mo? Mga bata pa tayo? Nagbabahay-bahayan? Ha? Huh? Clara, bakit ba hindi mo kayang tanggapin na wala na kayo ni Jonas? Ano, nagulat ka? Oo, kilala ko si Jonas. Alam kong istorya niyong dalawa. Nakwento sa akin ng mga magulang mo. Kung gaano pa man katindi ang pag-ibig mo para sa kanya, isa lamang ang gusto kong paalala sa iyo. Sa mata ng tao, sa mata ng Diyos, at sa mata ng lipunang ito, asawa kita. Kaya umayos ka. Alam mo, nakakasakit ka na eh. Nakakasakit ka na, Clara. May mali ba sa akin? May mali ba sa akin, ha? Clara, ibinibigay ko lahat ng kailangan mo. Ang lahat ng gusto mo. Nag-e-effort ako para magustuhan mo ko. Para mahalin mo ko. Para magawa mong tanggapin yung kapalaran nating dalawa. Pangit ba ako sa mga mata mo? Mas gwapo ba ang Jonas na yun sa akin? Mas malaki ba ang kanyang katawan? Mas magaling ba siyang yumakap? Humalik? Sabihin mo, lahat namang ginagawa ko para sa'yo. Ni minsan ba hindi pumasok sa isipan mo sa matagal na panahong ito? Hindi siya nakahanap ng bago? Maaaring napakatindi ng pag-ibig niyo para sa isa't isa. Pero baka nakakalimutan mo. Nung pagkakataong makasal ka sa akin, hindi ka niya hinanap. Paano kung all this time, hinintay lang niya yung pagkakataong ito para makalaya nga siya sa'yo? Hindi ba? Naging komplikado ang inyong relasyon dahil maraming taong tutol sa inyong dalawa. Nahirapan ka at nahirapan din siya. Anong gagawin mo? Kung malaman mo na itong si Jonas pala ay naghihintay lamang ng tamang panahon para makalaya sa'yo. Ha? Clara, isipin mo na nga lamang. Tayong mga tao may sadyang tadhana para sa atin. Maaaring pinagtagpo kayo pero hindi nakatadhana. Mas madaling tanggapin na hindi kayo para sa isa't isa kaysa ipilit mo yung gusto mo at mahirapan ka rin mag-isa. Hindi na siya babalik sa'yo. Wala nang Jonas, Clara. Wala na. Dahan-dahang lumapit itong si Clara at sinampal itong kanyang asawang si Dexter at sinabing, Dexter, isa lang. Isang storya lang ang nalaman mo mula sa mga magulang ko at ngayon kumakaasta ka para bang alam mo ang lahat ng tungkol sa buhay ko. Dexter, baka nakakalimutan mo.
Wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan. Hindi mo ako kilala at wala kang alam tungkol kay Jonas. Wala kang alam tungkol sa amin. Manahimik ka. Si Jonas, kahit nakailan, hindi niya ako pinilit makipagtalik sa kanya. Kahit nakailan, hindi niya pinilit ang kanyang sarili sa akin. Oo, tama ka. Sa mata ng mga tao, sa mata ng lipunang ito, ako ang asawa mo. Pero sa mga mata ko, hindi ko kilala kung sino ka. Wala akong alam tungkol sa'yo at wala akong balak alamin kung anong klase kang tao. Tandaan mo to, Dexter. Maaangkin mo ang buong katawan ko, pero hindi kahit kailan ang puso ko. Hindi na nga nakapagsalita pa itong si Dexter at ang mga magulang nga ni Clara. Sa paglipas pa ng mga buwan, parang nagkaroon ng problema. Mismong mga magulang nga ni Clara, nagugulat na dahil unti-unti na ngang lumalabas ang tunay na kulay at pagkatao ni Dexter. Si Dexter pala, walang permanenteng trabaho. Matagal na pala itong napatalsik sa kanyang kumpanyang pinapasukan. Eh paano ba namang hindi? Kabit pala nitong si Dexter ang sarili niyang manager. Eh nagkataong yung manager na yon, asawa ng may-ari nga ng kumpanyang pinapasukan nga nila. Sa malamang, malaking problema. Biglang lumitaw pa ang isang parte ng nakaraan nga ni Dexter, ang kanyang anak sa pagkabinata. Palibhasa, wala na nga itong permanenteng trabaho. Parakit-rakit na nga lamang, kaya hindi na nga niya magawang sustentuhan ang kanyang anak sa pagkabinata. Kaya naman, naglakas loob ito na magpakilala sa karamihan bilang kanyang uniko iho. Sa makatwid, kasama ni Clara ngayon sa kanilang tahanan itong anak ng kanyang asawa. Hay nako naman, araw-araw tulog, tuwing gabi, nagiinom. Walang ganap sa buhay si Dexter ngayon. Ang dating matipunong katawan, wala na rin. Naban kasi sa maraming kumpanya itong si Dexter nang dahil sa kanyang ginawang kawalang hiyaan. Minsan, pinagsasabihan siya ng mga magulang ni Clara. Pero, hindi nga ito nakikinig. Bakit naman daw niya iintindihin ang sinasabi ng mga taong ito? Eh, sarili niya nga magulang, hindi niya inuunawa. Ano sila? Sinuswerte? Si Dexter, ni hindi marunong maglaba, ni hindi marunong magluto, o magkumpuni man lamang ng ilang kagamitan. Ano ang pinagkakaabalahan? Video games, manood ng sine, makipag-inuman, o kaya naman matulog maghapon magdamag. Yun lang. Kung tutuusin, sakit nga ito sa ulo. Pero kay Clara, ni hindi siya apektado. Ni wala nga siyang reaksyon nang dumating sa kanilang bahay ang anak sa labas nitong kanyang asawang si Dexter. Wala siyang pakialam. Napapatawa-tawa pa nga siya. Minsan, napapahalakhak pa habang pinapanood niya ang kanyang mga magulang habang pinagsasabihan ang batugang si Dexter. Hoy, batugan! Ano? Tanghali na, tulog ka pa? Dexter, bumangon ka na dyan, gumawa ka naman ng paraan. Umiidad ka na, hindi ka na bata, alam mo yan. Hindi pwedeng lagi kang umaasa sa asawa mo. Ano? Kalalaki mong tao, ganyan ka? Nakakahiya ka. Akala ko bagay matalino ka. Akala ko bagay mahusay ka. Bakit hindi mo gamitin sa tama ang galing mo? Hoy! Tik naman ba? Baba! Ako talaga. Gustong gusto ko ng saktan ngayon eh. Lechang buhay ta. Yan ang sabi naman ng ama ni Clara. Nang gagalaiti ito at nais talagang batukan ang batugang ito. Maya-maya dumating naman ang ina ni Clara. Maya-maya dumating ang inay ni Clara. Ano?
Tulog pa yan? Hoy! Dexter naman! Mahiya ka naman sa mga tao, utang na loob. Kung hindi ka sa bahay niyong mag-asawa ng katamad-tamaran, dito ka sa amin tumatambay. Wala ka ba talagang hiya sa iyong katawan? Andiyan pala kayo, Nay. Tay, ano pong ginagawa? Nasaan ba ako? Pasensya na, bahay niyo pala ta. Ano bang oras na? Aba, alas 11 na pala. Pasensya na po. Yan lamang ang tugon nitong si Dexter sa mga magulang ng kanyang asawa habang kakamot-kamot ng kanyang balikat. Nagtatanong pa ito kung ano bang ulam. Matindi. Muling sinabi ng mag-asawang ito, dapat makahanap ng trabaho agad itong si Dexter dahil kaawa-awa naman daw si Clara. Siya na nga lamang ang may trabaho? Overtime na nga ito ng overtime? Sariling kagustuhan, hindi mabili. Pero itong si Dexter, patamad-tamad lamang. Ang sagot ni Dexter ang hindi tila ba maunawaan at hindi matansya ng mag-asawa. Teka muna. Kumalma po kayo. Nay, bitawan niyo po yung itak. Teka muna. Ano po bang mga sinasabi ninyo? Bakit parang nagkakalibutan po tayo? Hindi po ba't kayo ang pumili sa akin para maging asawa ng anak niyo? Kayo ang may gusto ng lahat ng ito. Hindi ba't dapat lamang napakainin ako ng anak ninyo? Dahil siya ang nangailangan sa akin. Diba? Ang totoo niyan, awang-awa ako sa inyo. Kaya lang ako pumayag. Bakit ka mo? Dahil ang itsura niyo noon. Parang awang-awa kayo sa inyong anak dahil baka tumanda itong mag-isa. Mali ko ba namang may kasintahan yan? Kung alam ko lang, hindi ko papasukin ang kasal na ito. Ang kalokohang ito. Akala nyo kasi kagandahan ng anak ninyo. Ang arte-arte, palaging nagmamagaling. Ni hindi ko nga siya tipo. Sa matagal na panahon nakasal kami, ha? Huh? Nagagalaw ko lang siya pag lasing ako. Yan ang sabi ni Dexter. Maya-maya, nagbago ang tono ng kanyang boses. Kayo. Kayo ang pumili ng kalbaryong ito sa buhay ng anak ninyo. Kayo ang tumawag sa akin. Kayo ang nakiusap sa akin. Walang aka-akala. Akala ko ganito ka? Akala ko ganyan ka? Yan ang napapala ng mga taong judgmental masyado. Eh ano kayo ngayon? Bahala kayo sa buhay ninyo. Nay! Nay! Ipagluto niyo nga ako ulam. Gutom na ako eh. Yan ang sinabi ni Dexter bago siya pumasok ng banyo. Gulat na gulat ang mga magulang ni Clara na si Rosalinda at Protasio. Para bang ngayon lamang nagsisink in sa isipan nga ng mga magulang ni Clara ang kanilang ginawa. Wala silang kaalam-alam na itong si Clara pala ay nasa loob lamang ng kanilang kusina. Dinig na dinig ang kanilang sigawan. Ni hindi man lamang sumama ang kanyang loob, bagkus napatawa na nga lamang ito. Sa paglipas pa nga ng mga araw, itong si Clara hindi na nga umuuwi sa kanilang tahanang mag-asawa. Doon na siya muling umuuwi sa bahay ng kanyang mga magulang. Ang anak ni Dexter nasa piling ngayon ng kanyang tunay na ina. Si Clara patuloy lamang sa pagpasok sa kanyang opisina. Wala itong pakialam kung si Dexter man ay sa bahay nila o sa bahay ng kanyang mga magulang tumitigil. Hindi niya ito kinakausap, hindi niya ito pinapakialaman. Ni hindi ito inaalok ng pagkain. Ang focus niya ay ang kanyang trabaho. Di hamak na mas mahalaga ito kumpara sa kalokohang napasok nga niya. Magdadalawang taon na mula nang makasal itong si Clara sa kanyang asawa. Pero hanggang sa ngayon, hinahanap-hanap pa rin niya si Jonas. Wala siyang balita kay Jonas.
Ang mga magulang nito't kapatid, lumipat na ng kabilang probinsya. Mismong mga close na kaibigan ni Jonas, hindi alam kung saang bansa na nga ito nagpunta. Ni hindi nga nila alam kung kailan ba ito uuwi. Kahit pasabihing tutol noon ang pamilya nga nitong si Jonas dito kay Clara para sa kanilang kapamilyang si Jonas, naaawa pa rin sila kay Clara dahil sa nangyari sa kanyang buhay. Pagkatapos ng napakatagal na paghahanap nga nitong si Clara dito kay Jonas, hindi pa rin niya ito natagpuan. Pero nagawa niyang makausap ang isa sa mga kapatid nga nito. Ang sabi nga ng ate nitong si Jonas, wala silang alam kung nasa ang bansa nga ba itong si Jonas. Isa lamang ang sigurado. Wala na nga raw dahilan para hanapin pa nitong si Clara itong si Jonas dahil sa malamang nag-move on pa rin hanggang sa ngayon ang kanyang kapatid. Ang mahalaga, ngayon ang alam ni Clara, hindi galit sa kanya ang kanyang dating kasintahan. Ang bagay na iyan ay nasigurado nga nitong si Clara dahil ito ang sinabi ng kapatid ni Jonas. Bago nga ito umalis daw patungo ng ibang bansa, wala siyang ibang kahilingan, wala siyang ibang dalangin, kundi ang tunay na kasiyahan nitong si Clara. Hindi man sa piling niya, wala siyang ibang hangad, kundi si Clara ay maging masaya. Magmula ng araw na iyon, palagi nang nagkakausap si Clara at ang ating nga nitong si Jonas. Ang ate ni Jonas nasa Maynila. Ang ate niyang ito ang nakakaalam ngayon ng tunay na estado ng buhay nitong si Clara. Sinabi ni Clara sa ating nga nitong si Jonas kung ganong kahirap ang buhay niya ngayon. Sa kanilang dating tahanan daw, nakakapiling niya ang asawang si Dexter na napakabatugan. Kasama pa niya sa iisang tahanan, sa iisang bubong, ang anak nga nito sa pagkabinata. Halos daw itong si Clara ang bumubuhay sa mga taong ito. Siyempre, nagpo-provide din kahit papaano si Clara para sa kanyang mga magulang. Galing, di ba? Ang gagaling! Hanggang isang araw, umuwi itong si Clara sa kanilang tahanang mag-asawa ni Dexter upang kunin ang lahat ng kanyang mga gamit doon. Kaya lang, itong si Dexter nais siyang pasukin sa kanyang kwarto. Dahilan upang magkasagutan ngayon ang ama ni Clara at ang kanyang asawa, si Dexter. Nang dahil sa sagutang ito, sumikip ang dibdib ng ama ni Clara. Sa makatwid, ngayon, kalaban na ang buong pamilya ni Clara ang asawa nitong si Dexter. Ang tugon nga nila, magaling pang umuwi na lamang sa probinsya. Doon sa probinsya ng ama ni Clara, itong si Dexter. Yun ang mas mahusay. Para malayo ito kay Clara. Pero itong si Dexter, sadyang matapang, makapalang mukha ika nga. Wala na nga daw siyang buhay sa probinsya. E paano namang hindi? Napikot na nga daw siya ni Clara. At dahil napakasama na nga ng record nitong si Dexter, imposible nang may tumanggap agad sa kanya. Hindi na nga malaman ni Clara kung sino nga ba ang kanyang papanigan. Sino ba ang kanyang paniniwalaan? Ang kailangan niya ngayon, kapayapaan. Umalis si Clara sa poder ng kanyang mga magulang at nagpakalayo-layo. Nabuhay siyang malaya. Wala siyang balak pang bumalik sa kanilang probinsya, sa kanilang lugar, o kahit sa kanyang dating trabaho. Nang minsan siya'y mapunta sa isang restaurant habang siya'y kumakain sa isang fast food chain, bigla niyang naisip. Biglang nag-throwback sa kanya ang alaalang kasama pa niya ang minamahal niyang si Jonas. Tuwing ipinipikit daw niya ang kanyang mga mata, sariwa pa rin sa kanyang alaala kung paano siyang yakapin, kung paano siyang kausapin at alagaan ng kanyang dating kasintahang si Jonas. Tila ba hanggang sa ngayon, sinisisi pa rin niya ang kanyang sarili. Hindi na nga niya hinihiling pa na makitang muli si Jonas. Malaman lamang niya na maligaya ito, na maayos ang kanyang kalagayan,
sapat na nga raw sa kanya. Sana nga lang daw, kahit sa huling pagkakataon, masilayan niya ang kanyang iniibig. Sa huling pagkakataon, isang beses pa. Lumipas pa ang halos isa, dalawa, halos tatlong taon. Ngayon, si Clara ay manager na sa isang mall. Meron na nga siyang sariling bahay at lupa doon sa Albay. Napakalayo, hindi ba? Isang umaga, habang siya ay nagkakape sa isang coffee shop, medyo maulan pa nung panahong iyon. Napakalamig. Si Clara, tulala habang nakatingin sa labas ng coffee shop. Hanggang isang lalaki ang tumabi sa kanya sa upuan. Ang sabi nga nito, "Miss, alam mo ba kung bakit ayaw ko nang magkape rito?" Si Clara, tumugon kahit hindi lumilingon. Ang sabi niya, "Bakit?" Sabay higop sa kanyang kape. "Eh paano ba naman? Katabi pa lang kita. Ang bilis na ng tibok ng puso ko." Tila ba nakilala nitong si Clara ang boses na iyon? Paglingon niya sa kanyang katabi? "Ikaw ba yan? Jonas? Jonas!" Biglang yakap niya sa lalaking ito. Hinalikan niya ito sa labi. Napakatagal, napakainit. Napakatindi ng yakap nga nila sa isa't isa. Tulad ng sabi ni Jonas, hindi na nga raw ito ang tamang panahon para pag-usapan pa ang nakaraan. Ang mahalaga, alam nilang mahal pa nga nila ang isa't isa. Umuwi lamang ng Pilipinas itong si Jonas upang makitang muli ang kanyang mga magulang at mga kapatid. Ngayon, hindi niya nga inaasahan na maging kanyang dating pag-ibig ay muli niyang makakapiling. Nakakalungkot lang dahil kakailanganin niyang bumalik muli ng Dubai. Tatapusin niya ang kanyang kontrata doon at pagbalik niya ng Pilipinas, handa na siyang simulan muli ang kanyang buhay kasama ang babaeng matagal na nga niyang minamahal. Ang babaeng bumuo ng kanyang pagkatao. Maligaya itong si Clara na muling makita at matagpuan ang lalaking kanyang iniibig. At least ngayon, maghintay man siya na medyo matagal pa, at least meron siyang ine-expect na uuwi sa kanya. Sinulit ng dalawang ito ang ilang pang mga araw na natitira para kay Jonas sa Pilipinas. Nag-travel sila, gumala. Kwentuhan, tawanan, sayawan, kantahan at bumuo pa ng mas marami pang alaala. Sulit kung sulit, sagad kung sagad. At ang bagay na ito nakarating sa mga magulang at pamilya nga ni Clara. Ngayon, hiyang-hiya ang mga ito kay Jonas. Ang kanilang dalangin, mapatawad sana nga sila ni Clara. Alam naman nila, sila ang nagkamali. Sila ang nagkulang sa pag-unawa. Makalipas pa ang mahigit 5 buwan, umuwi muli ng Pilipinas itong si Jonas galing ng Dubai. Namuhay ng mapayapa kasama ang babaeng kanyang iniibig. Si Jonas, maaaring hindi pa rin sobrang yaman, pero at least marami na siyang narating sa kanyang buhay, marami na nga siyang pwedeng patunayan. Hindi siya nagmamay-ari ng napakalawak na palayan. Wala siyang pag-aaring mga negosyo, hotel, o mga building sa Maynila. Pero marami siyang naipong pera mula sa kanyang trabaho sa Dubai. At ito ang kanyang ginamit upang makapagpatayo ng isang maliit na negosyo. Mga parts ng sasakyan doon sa Albay. At dahil kailangan talaga na meron silang sapat na income, nagtulong ang dalawa, si Clara at si Jonas, upang mas makapagpatayo pa ng kahit maliit lamang na negosyo para nga sa kanila. Labis-labis ang kaligayahan nga ni Jonas nang malaman niya na ito palang si Clara ay nagdadalang tao. Sino ba namang mag-aakala na itong si
Clara at Jonas, nung magtagpo sa coffee shop at may nangyari sa kanila sa isang hotel, ay nagbunga agad. Timing-timing talaga, no? Nang makapanganak itong si Clara, nasa Pilipinas na itong si Jonas. Isang malusog na batang babae ang kanilang sanggol. Uy, hindi sila maaaring magsama. Kasal pa itong si Clara kay Dexter, hindi ba? Akalain nyo, late na rin ang lumabas ang katotohanan. Ito palang si Dexter ay hindi lamang basta nagkaanak sa pagkabinata. Kasal siya sa kanyang girlfriend doon, ang ina ng kanyang anak. Sa makatuwid, walang bisa ang naging kasal niya dito kay Clara. Tutal, kahit naman talaga kailan, hindi naman itinuring nitong si Dexter na asawa itong si Clara. Ni wala nga siyang pakialam kahit magkasama na itong si Clara at si Jonas. Ngayong pinupuno ng kaligayahan ang puso ni Jonas at Clara, sapat na nga ito upang mapatawad nilang dalawa ang kanilang mga pamilya at ang mga taong gumawa ng hindi maganda sa kanila. Tunay nga naman, only time will tell. Nagpatuloy ang maligayang buhay ng magkasintahang Clara at Dexter. Who knows, baka banda-banda dyan, ikakasal na nga rin talaga silang dalawa, yung tunay na, yung totoo na. Invited ka, ha? At dito na nga po nagtatapos ang ating istorya ngayong araw na ito. Shout out time! Binabati ko po sina Editha Pulgo, Lisa Rubio, Romila Hernandez, Maris Santiago, Larry Miranda, Grizel May Mistas, Helen Carido, hi! Maylen Del Rosario, Paz Kulot, Alma Makabe, Evangeline Schubert, Erlinda Claveria, hi! Miss Estalita Reyes, Merced Pineda, Thelma Palpalatok, at Alfredo Sigwa. Hanggang sa muli mga kaibigan, sana po marami po kayo napulot na aral sa storyang ito. Paalam, this is Vonnie Malda TV.